Yan, so magandang umaga sa atin, sir. Ano? Good morning po. Okay, okay. Taga saan po sila? Sa Marikina po. Marikina. Atal ba kayong taga Marikina o mayroon kayong pinanggaling ang probinsya? Ano, Pangasinan po kami. Pangasinan. Yung sa mother side ko po, nakakuha po ng bahay sa Marikina. Ah, okay. So ngayon lang kayo napasyal dito? Opo. Ayun. So po nga sanang Marita, kaya lang bawal pala sa ano pa. Sa Pecha 12 pa. Oo. Hindi kasi naman namin alam. Ayan, oo. So kasi narinig ko kayo na nabanggit ninyo na si pag-aakala ninyo si Mayores pa nagpagawa nito. Oo nga po eh. Kala ko si Mayores. Ah, okay. Ang nagpagawa po kasi nito, National Government. Government. Oo. So, ibig sabihin, si Pangulong Duterte, no? Apo. Oo, kasi puro kay Pangulong Duterte ito. So, kayo pala ay taga, yung anong probinsya na? Apo, Pangasinan po. Apo, Pangasinan. So, mga taga Pangasinan, ano ba yan? Panggalatok, ano? Apo, Panggalatok. Pero, Panggalatok, salitanin niya. Apo, usually kasi talagang, ano, dito na rin ako napapinanganak sa Marikina. Ayun. Kaya lang talagang ang lahi ng Pangasinan. Pero dito talaga yung ano namin dito sa Marikina. So pwede malaman, sir, kung ang sinuportahan natin ang presidente noong nakaraang putuhan. So totoo lang, sir, ang ano, real talk lang po ha. Yung talaga pong binoto ko po si Isko. Okay. Si Isko po talaga. So bakit si Isko? Ano po, parang kasi nakita ko rin po kasi yung ginawa niya sa Manila. Uh-huh. So, doon ako bumili sa kanya. O, kagaya nung mga? Yung mga nagawa niya, yung mga ilaw, napalagyan niya. Ilaw? Yung mga ibang marurumi na daan napaganda niya. Oo. No, bukod dito, yun nga, base sa aking hindi pa nalalaman. Ayan. Mga sa national, ano pala natin. Ito ay national government. No, national government. So si Mayor Isko pala ang inyong Opo, siya po talaga yung binoto ko dahil nga kahit papaano nakita ko yung ginawa naman niya kasi sa Manila. Yes. Opo. Talagang napaganda niya. Napaganda niya Manila. Talagang yung pera ng taong bayan hindi sayang. Yes, opo. Hindi sayang. Talagang ginamit niya talaga. So, hindi ko naman sinasabi yung mga nakaraang mayor hindi ginamit. Kumbaga, nung umupo siya, pinakita naman kasi niya talaga. Yung talagang ginamit. Kapasigasig, ano? Talagang ginamit niya. Madaling araw, gising siya. Totoo yan. Para lang rumonda at tignan kung ano ba yung mga nagawa na. Meron naka-follow kasi ako sa ano niya. Naka-follow kayo. Naka-follow ako. Okay. Kaya nakikita ko yung ano niya. Yung trabaho niya. Bilang mayor ng Manila. Subuko dun, mayroon pa ba kayong pwede nga maibahagi sa atin na kung bakit si Mayor Isko ang nagustuhan natin sa pagkapangulo? Ayun, kasi nga, kung mananalo nga sana si Isko, hindi lang Manila, Pilipinas na, siguro, maayos, mapaganda pa. So syempre nandun pa rin sa advocacy yan yung parang dutuloy niya rin yung build ni Pangulong Duterte. Ayun, kasamaang palad, hindi nanalo, no? Malungkot para sa akin. Syempre, dahil sa siyangan hinangaan ninyo, syempre natural, nakakalungkot, ano? Sir, mapunta naman tayo, ano? Kaya Bongbong Marcos. Bakit po hindi si Bongbong Marcos at si Isko ang napili ninyo? Bakit? Hindi si Bongbong. Yes. Tawag dito. It's not about na yung issue sa kanya, sa tax na hindi pa nabayaran. Okay din naman sa akin si Bongbong. So, ayun nga, para kasing ang ano kasi ni Bongbong, yun nga, yung papabay naman yung mga presyo, no? Yung mga tagtataasan niya. Mas gusto ko kasi yung ano ni Isko kumpirma sa ano ni Bongbong Marcos. Wala naman sa akin kasi yung may utang siya. 3 trillion yung
utang niya sa ano sa tax ba? So ibig sabihin sir, naniniwala kayo doon? Hindi. Kumbaga parang ano, parang hindi ako ano, hindi nga sa akin ano 'yun. Kumbaga okay lang sa akin kung may ganun, wala naman 'yun eh. Basta ang gusto ko lang kung sino 'yung umupo sana. Oo. At 'yun nga, naniniwala ako sana kay Isko Moreno. So 'yun lang ang naging dahilan mo kung bakit hindi si BPM ang sinuportahan niya. Kasi ayoko rin 'yung parang ano, parang at nagkakagulo yun. May sila, meron pula, may dila, wala ko pala ako. Ayoko kasi nang ganun eh. Kasi umpisa pa lang, gulo na ka agad eh. Kano pa ngayon kung nakaupo na, di ba? Pero still, yun nga. Taga Marikina ako at ang binoto ko talaga si Isko sana. Kaya lang. So karapatan naman ninyo sir, ano, di ba? So lahat naman tayo. So, siyempre, binibigay natin yung ano, karapatan. So tapos na tayo kay BBM. Nasabi na ninyo kung bakit ninyo siya hindi sinuportahan. Mapunta naman tayo kay Ma'am Lainey. So bakit hindi ninyo nasuportahan si Ma'am Lainey? At kay Lainey ko kayo. Sige. Ano eh, ayoko mo magsalita pero kasi yung mga nakikita ko kasi sa Facebook, yung mga simpleng hindi niya masagot. Yan lang naman, no? Parang ang dami niyang mga lumabas na ano sa Facebook na hindi niya masagot. Mga simpleng tanong lang. So para sa akin yung laki, paano magiging presidente? Ang taong ganyan, ano? Pasensya na, pero kanya-kanya kasi tayo. Opo naman. Yun lang naman yung napansin ko sa kanya. Tsaka minsan, yun na nga, parang lutang. Pagka-interview, pagka-ano. Oo nga, anak. Yun lang naman. Okay pa rin naman si Ma'am Lainey. Kaya lang, yun lang. Kasi pagka naging presidente, parang, para sa akin. Parang kawawa yung Pilipinas. Ayun. So mabalik tayo, sir, dito sa inyong sinuportahan. So sir, anong pakiramdam natin na hindi siya nanalo? Malungkot. Oo. Kasi syempre, sana mapapatuloy pa rin kayo isko yung mga ginagawa niya. Hindi lang sa Manila. Sa buong Pilipinas. Sayang. Hindi siya nabigyan ng chance. Kaya nga. Pero still, okay pa rin ako kay Bongbong Marcos. Okay pa rin ako sa akin. Kaya lang ang pinaka-issue mo lang kay Bongbong Marcos dahil lang doon sa mga naririnig mo sa tax, ano? Tax evasion. Pero sa akin, gaya nga nasabi ko kanina, wala sa akin yun. Oo naman. Kung ano kasi, tutusin, kaya naman yung bayaran. Kaya naman yung bayaran. So ibig sabihin pala ay naniniwala kayo doon sa mga naririnig ninyo, no? Na mayroon siyang mga ganong sa gobyerno, mga tax na ganun. Kasi hinahabol nga daw eh, di ba? Tapos yung huling ano nga ni President Duterte na pagka ano, disinilin. Kung meron, di ba? Diba, yun nga. Kaya nasabi ko, parang bali wala sa akin. Kasi itutuloy nga doon niya yung ano ng papa niya nakaraan, di ba? Mga kuryente, mga bigas. Maganda yun, masarap pakinggan yun. Sana. Kasi wala pa naman eh. Umpisa pa lang siya eh. At saka hindi pa nga siya formal na talaga nakakaupo. Kaya nga ano. Yun lang, yung pa isang nakita ko sa kanya, nanalo siya, matalo siya, wala kang maririnig sa kanya na ano. Buti nga, ako ngayon ako, ano kayo ngayon, wala naman gano'n. Okay pa rin sa akin. Wala siya, hindi siya nagsasalita, di ba? Kasi second siya. Option ko naman si, ano. Si Bongbong talaga. Meron talaga si Isko. Okay. Kasi bumili pa ako sa kanya, dami nga napaganda rin pa sa kanya. Bali panghuli na lang. Sir, anong maiging mensahe ninyo kay Mayor Isko? Mayor Isko. Ayun lang ah. So si Ma'am ano na yung mayor natin o si Lacuna. Lacuna. Sir Yorme. Sana sa susunod pa na taon, na anim na taon. Sana sumubukuli siya para sa kasi gusto ko yung ano niya. Gusto ko yung pagkatao niya. Ayun. Gusto ko yung pagkatao niya. Para sa akin. Sige.
kasi nakapalaw ako sa kanya. It's not about the camera. At ano siya. Tama naman yan eh. Para nakikita nga ng taong bayan kung ano yung ginagawa niya. Kasi yung iba kasi, dispekulasyon nila. Kaya lang naman nag-ano yan kasi may camera eh. Kaya nagtatrabaho eh. Pero hindi. Tama yun yung gano'n. Kahit na alas dos, alas tres sa madaling araw, nagtatrabaho siya. Diba nakikita ng taong bayan? Ay, ay, ay. Nagla-live siya. Na doon ako natawa. Okay. So maraming salamat. Salamat po, sir. Ano? Thank you, sir. Salamat po. Sa pensado si sir, pwede na kayo pumasyal. Opo. Salamat okay. po, sir. Thank you. Salamat po. Opo.